有大腿，有大腿，有大腿，有大腿，有大腿。Yon! Hi guys! Nandito na po kami sa Pampanga na medyo gutom na ako. Papagod din sa biyahe. Kakain muna kami dito sa may Bale Kapampangan. Sino gutom dyan? Kami, gutom na kami. Parang sumasakit dyan ko ngayon eh. Bugwak! Hi guys! Ito yung pangalawang araw po namin dito sa EDL Farms. Ayan, sa makikita mo sa likod, ayan po yung tinitirahan po namin ngayon. Dito po kami natutulog. Ayan, ang ganda, no? Okay, under the mango tree po tayo ngayon. Alright, so titingnan lang po natin dito sa mga paligid nito kung ano ba meron, ha? So, para makita nyo po kung gaano kalawak at tahimik po yung lugar po kami. Pero sa baba po kami natutulog. So, actually, very tahimik po dito ngayon. Usually, maganda to para sa mga mag-unwind. Lalo na eh, kayo-kayo lang, kaya mo yung pool po nila. Oh. Hindi pa kasi nalilinis ngayon eh, may mga dahon pa. So, kaya natin lapitan yung pool. So, actually, maganda din yung pool. Hi guys! Ito na po kami, papunta na po kami sa ano nila, farm. Tingnan mo yung attire ko. Tingnan mo yung sombrero ko para talagang pang farm. Ayan, dyan ang mga kasamahan. Akang kagandahan po nito kasi yung ano natin, oh. Yung sasakyan natin talaga niya. Ayaw mo, oh. Oo. Oo, di ba? Ayan. So, ito na po kami ngayon. Ayan. Alright. Kaya for game park, kaya pwede back po kasi ang panabong po talaga. And yung si Cost po kasi scaling product niya, yung excellence. Yung gamit naman ng panabong, kalabad po ng Thunder Tools at saka yung game. So may sarili kayong parang ano, pins? Ay hindi po, may sarili kami yung gamit naman ng panabong. Ito ba po tayo, nandito na po tayo sa next stop namin. Ayun. Ayan guys, dito na tayo sa next stop po natin ngayon sa mga chickens. Chicken and mga pet. Ayan. Ayan. Uy! Uy! Favorite name mo. Ayan. Ayan mga manok dito. Ang pangalan, the pet that poops. Uy! Ayan! Oh, maganda. Matanggal eh. Ito po kasi medyo kaya po medyo maamoy siya yung pinapakain namin. Fermented po to, katawan na saging and then kinagkandakang po, leaves. And then may konti pong fish amino acids to. Bakit hindi sila natatakot sa tao? Hindi po sila natatakot. Actually, kung gutom po yung mga yan, nandito na po silang lahat eh. Kaso medyo busog na ata eh. Kuya, pinakain mo na eh. Actually, yung mga breed po ng mga manok namin. For egg-laying po sila, actually. Mga brown decal po, from the decal company from US po. Kaso, meron na po silang native dito sa Pilipinas. Anong klaseng breed dito? Decal, brown decal. Nangitlog pa ito ba yan? Papa, for egg-laying po sila. Pag hindi na po sila nagli-lay ng egg, kakal na po namin sila. Doon po sila up for calling. So, dual purpose din po sila. Pag hindi na po sila nag-lay ng egg, sa restaurant na po sila. Nandito po sila sa loob. Kaso, medyo madami po yata nag-lay ng egg. Kaya medyo territorial po yung mga
Brown egg. Apo. Dito ba ito? Kung anong kulay ng feather nila, ganun din yung kulay ng eggs. Hindi din po. Yun! Guys, andito na naman kami sa next stop namin kung paano daw gagawa ng salted egg. Ako yung magtuturo sa inyo paano gumawa ng salted egg. Ito and rock salt. And last po is termite clay or yung punso po. Termite clay? Yes. Oh. So, first step po is paghahaloin lang po yung salt natin and yung termite clay po. And then ang adding of water po natin is moderate lang po para hindi po sumobra yung consistency niya. Kapag po yung isang buhusan. Bakit kailangan pang may lupa? Yun po kasi yung mag-hold dun sa salt para ma-absorb po natin. Tapos niya, kakainin niya. Chocolate. Actually, yung mga ano po natin, fresh duck eggs po yan. So, hindi mo po na-boil yan. Pali ang mixture po natin ito, kaya niya pong i-coat hanggang 4 na tray na egg po. Ah, sa ganyan ano lang ha? Konti lang siya, pero... equal to 120 pesos. Pag nasobrahan ba ng asin, mas sobrang ano din yun? Opo, magkakadifference din po. Pero ang pinaka-ano po kasi is yung curing time na po. Oh. Ah, sa curing time. So kung mas matagal siya, mas maalat. Mas maalat po. Oh, alright. Kaya po yung century egg, sobrang alat. Kasi 100 days po yun. 100 days kaya century egg. Ayan. So yun po, okay. Once okay na po yung mixture natin, i-coat lang po siya. Hindi naman po kailangan makapal. As long as coated po yung buong egg. Alam ko ang basic mo eh. If you want to try po na mag-coat, para ma-feel niya po yung pagpapoat. Eh, hugasan naman yan, no? Kahit na marumi yung kamay. Yes po. Hey guys, ito yung paglawa ng salted egg. Actually sir, yung mga ginagamit po natin na duck eggs is madami pong dinaan na proseso yan. Actually, yung handling po niyan is very, ano po, very tedious po kasi medyo stricto po kami when it comes to quality. Yan. Kasi tinitignan po namin kung may mga cracks, yung bubbles. Pag may crack yung itlog na, nandiyan. Reject na po yan. Ah, so, ito yun. Halimbawa, ikaw, Mrs., gusto mong gawing maalat na itlog, itlog ni Mister. Ganito mo na lang. Yun! So if wala naman pong termite clay, meron pong isang way po para mag-cure din po. Yun po naman po yung tinatawag na ano, water and salt lang po. So same days pa rin yun? Yes po. Ang bali po pala ang ano natin is tigwa 1 kg po yung rock, salt, and yung clay. Bali din sa water po, same lang din po. 1 liter po ng water, 1 kg din ng salt. So curing period po. Yes po. Sa room temperature lang po siya. Ah, room temperature. Tatakpan po siya para ma-prevent po yung pasukan ng insects. And yung moisture po, para hindi po bumitaw yung coating ng egg. Bali may label po tayo para maiwasan po natin makalimutan.
if kung kailan po yung harvest date niya. Ah, yan dyan na. So, after 18 days po, na-reach na po 18 days, so hugasan na po siya. Mm. And then, ready for COVID na po. Yun! Ayan po, kakatapos lang namin gumawa ng salted egg. Mabilis na pala ang gumawa ng salted egg, ha? May mga, pero may mga ano lang, yung days na kung saan kailangan mo i-harvest. Ito na, next stop! Paradise po namin. Mm. Mga black pigs. Uy. And then, good. I want to, ano po, I want you to say, kung ano po, unang-una manonotice nyo, na different about our pig paradise compared to our other domestic piggeries. Mm-hmm. Yan po yung inaanap ko sa inyo. Hindi po siya masyadong mabaho. And then, i-explain ko sa inyo ay, why. Ay, ano? May aboy po siya, pero hindi nakakasulasok talaga na tumusok-sok sa mga ilong niya. Bugwak! Yan guys, ito na po kami sa tinatawag nilang pig farm. At saka, never wrestle with a pig. You'll both get dirty and the pig likes it. Uy! Bugwak! Yung main purpose niya is, yung sinasabi niya is, yung kung yung baboy, binigyan mo talaga ng konting space, magbababoy talaga siya. Meron siyang tulugan, meron siyang paliguan, meron siyang CR and playground. Uy! Yun! Tulugan, paliguan, CR, playground? CR and playground po. Ito po yung CR niya. Ito po yung playground niya. Ah, so ibig sabihin, yung baboy, hindi siya tumatay dun sa ano niya? Yes po, hindi po siya tumatay dun sa higaan niya. Kasi nakatrain po sila. Kaya pala yung meron kaming ano kan dati baboyan, may side siya doon sa tumatay. Apo. Yun! Every animal can be trained po. Actually, we have two kinds of pigs po. Mm-hmm. May mga native pigs po kami from Kalinga, Apayao. Mm-hmm. And then may mga imported pigs po kami from US. They're called Berkshire po. Berkshire pigs. Yung Berkshire pigs po is yung the one over there. Yung mga malalaki po, para maliliit na kalabaw na sila. Ah. Yes po. Therefore, breeding naman po. Para yung main purpose po ng mga US pigs namin dito is for breeding, for crossbreeding po sila. Para yung mga native natin, mahaluan sila ng mas malaki. Actually, we offer lechon de leche po. Uy. And then we ship over the whole Philippines po, I think. Yes, pwede ba tayong pumasok dito sa? Yeah, nga po. Pasok po kayo dito. Baka kailangan pa kaming maligo, ha? Hindi po. Yun! Hindi naman pong bata siyang bahay. Sige yun. Oo. Pero ingat lang. Oo, oh, nangangagat to Leander, ha? Nangangagat po yung mga pigs. Oo. Yes po. Nangangagat po talaga. Ayan po yung mga Berkshire, sir. Yan ito? Yan ito po. Yan. Yung malaki. Yung mga, mapapasin niyo po sila, may white po sila sa mga paa. Yan po yung Berkshire, kaya po crossbreed na po yun. Ah, crossbreed na. Kasi yung ano nila, yung puti yun. Apo, yung puti ah, sa paa. Ah, para nakamedyas. Ito yung native, ito yung ano, galing Kalinga. Kalinga, Apayao. Oo. Para siyang baboy rin. Bakit po sila naka-bluetooth sa tenga? Ano po yan, pang bilang, and then para alam lang po namin yung certain na pangalan nila. Ah. Yung mga kanya-kanya po kasi pangalan yan. Kasi ba't ito nga? Nangagat yan eh. Kuha sa? Pero ito may natutunan. Saka po pala para alam nila kung sino pregnant. Actually, yung pregnancy period po pala ng baboy is 3 months, 3 weeks, and 3 days. The magic number of 3.
And then, madedetermine nyo po kung ilang yung anak niya by the nipples that stand out. Yung ilang yung nipples na nakatayo. Uy! Wala kayong pregnant na dito? Wala na tayong pregnant, sir. Ito, sir. Mating, look. Ito, sir, yung ano? For lit and delete yung mga. Ah, okay. How many months? Ilang months na naman? For hiccups na. Uy! Yon! Bakit mas madumi dito? Stop namin yung baboyan. Hindi siya masyadong mabaho yung baboy tsaka yung lugar dahil daw sa organic yung kinakain. Yung mga pigs po namin, kaya po native, masarap po yung native kasi less fat and then quality carcass po. So ito na, next stop na naman kami ha. Hindi po dito, dito sa ito po, Mulberry. Mulberry plantation po. And then sa kabila po, Strike and Terra. Naubos po yan kasi yung mga ginagamit namin, kinakain po ng mga pigs namin. Tsaka mga baka namin. Yung may pala yung sasabihin ko sa inyo, yung mga kinakain nila is mainly yung pigs po namin, Mulberry, Tricantera, and the Madre de Agua. Pero yung mga baka po namin, yun din, Mulberry, Tricantera, Madre de Agua, and then may iba po silang kinakain na silage. Silage daw po is composed of corn. Ito na guys, bababa na naman tayo sa next stop po natin. Tingnan po natin ito. Ayan, money can't buy happiness, but it can buy cows and cows make milk and milk makes ice cream and ice cream makes happy. Yun! Yun! Ang bango, no? Hindi po siya masyadong maamo. Kayo, Ma'am Treng. Lofkis. Ma'am Treng. Lofkis. Yun! Yansa. Yansa, may. Okay. Ay, yung pakain yung mga yung iba. Yes. Yes. Kaya si Digong natali pa. Oo, oh, nakatali dun sa... Yung palalabasin niya na. Oo, ba ito ano? Dapat hindi naman po sila harmful, ma'am. Anong klaseng baka ba to? Birch tree ba to? Actually, cross breed po sila ng Holstein tsaka sa Hawaii. Therefore, ayan, tingnan niyo yung mga baka nila naka... Naka Bluetooth oh. Yon! Actually, ito po si si Maleficent. Because of the ano? Because of the horns po. Hindi lalaki lang naman. Yung lalaki doon. Ito po, lalaki po. May isang baka po kami nakasabay. Ikaw. Kani-kani-kani-kani. Uluin niyo ko na. Nakahabol po yun. Nandun po sa gilid. Si Digong po kasi yun. Pangalan niya po is Digong. Kaya... Yung mumura ba yun? Apo. Uy! Ito yung birch tree, oh. Ano? Babae ba to? Babae yan ba? Ito ba? Kuhan ba? I... Paso. Para mga... Ah, pasuan? Oh. Anong digong to siya? Yako daw eh. Manungay daw. Kuya, lang ilang beses ka na nasol niya dito? Artista. Ilang beses lang? Isang beses lang. Kani, kani parang artista to, hindi gumagalaw ko. Yon! Ano si ano, kuya? Oh, may picture siya, picture. Oh. Hindi siya manungay. Ano mo rin manungay? No. Ade, mabait naman. Ha? Mabait po yan. So, kung gusto nyo po, 1 to 2 hour for milking. Yeah, milking tayo. Ano yung lifespan ng cows daw? Hanggang ilang taon sila? Ay, matagal-tagal din siya. Mga lagpas 10 years. Mga meron na kaming 10 years dyan. Actually, ah, actually digo kaya. It can produce up to 16 liters of milk every day. Yung bago pa. Paano niyo po, maghila? Nang galit na yun. Sino yan? Si Digong po yan. Ayan, si Digong. Siya yung tatay-tan. Opo, actually, medyo malaki po siya compared to iba. Nanunungay po yan, o. Nanunungay yan. Nanunungay kahit walang sumay. Nanunungag po yan kahit walang sumay. Yon! Yung hindi niya siya pinapalabas? Hindi na po namin siya pinapalabas. Kasi yung mga, kahit po yung mga employees is medyo delikado sa kanya. Kasi pag dumadaan po kami dyan, baka po kasi, yung mga baka po kasi, opo, yung mga ibang baka po kasi namin, is pinapabayaan po namin sila dyan. And then, kung siya po nakalabas, is nangaharang po siya ng daan, and then nangahabol po siya minsan.
Delikado po siya kasi ultimo mga kotse, hinaharangan niya. Siligong talaga. Kaya sa guess na din po namin, baka masira po kami sa ano. Di ba yun lumulus? Yon! Hindi mo, yung ulo lang. Yung ulo lang po yung lumulus. Yun, oo. Tingnan mo, oh. Yung ano, diba? Meron kang pulay din doon. Bugwak! Ah, talagang tinanggal yung ano niya? Sinunog niyo yun? Sinunog, pinaso po. Paso, oo. Para hindi na po tumubog sungay niya. Siguro, expert ka ng buwan. Sige ba, sige ba, huwag ka na namin. Magalaw lang po yan kasi nagkikilipit. Sige yan. Kamal. Kapiotik ba? Gusto mo ni? Gusto mo ni? Ah, gini. Kapiot ba? Sabi ka, sabi ka, sabi ka. Yan. Halata. Halata, hindi sanay. Yon! Halata, hindi sanay. Gikan sa taas. Oo, oh, kanawag. Gikan sa taas. Islita pa baba ba? Ay, buhayin ka ito ba? Magbalik sa taas. Kana? Di ba ni siya sakitan, ane? Hindi na, sanay na ba? Manual siya talaga namin yan. Yan ang sinanay. Anong pagkakaiba pag manual? Yun, machine yung ginagamit namin. Mas mabilis po kasi. Ilang ano ba yan? Ilang oras yung gatas niya? Ay, saglit mo ito ba? Alin yung... Ito to, itong ginagawa natin. Ilang balde ba? Ah, ano lang to, mga ito 4 liters lang to makukuha dito. After 4 liters. Marami din ha. Tapos kung sa dalawang bisis siya ginagatasan. Ganito sa taas nung. Hapon ginagatasan din sa. Meron ako. Sige. Naman tayo sa tinatawag na vermiculture daw. Sir, ano yung sabi mo na they have 16 organs? They have 2 sex organs po. 2 sex organs. Apo. So, yun na po yung end-time tour natin. Okay. Hopefully, nag-impart po ako ng konting knowledge sa inyo. Okay. Hopefully, may natutunan po kayo mula sa akin ng konti, kahit konti. And then, hopefully, sa pagbalik nyo po is may mga bagong packages po kami ng part 2. So, turuan po namin yung mag-drive ng tractor. Yeah. O kaya, ng post-box. Pag-fishing tayo, kasi mayakin po yung sa-photo. May mga bagong package po kami, ako yung nagluluto ng bagong package namin. Hindi ko pa mga bagong ideas po ang nanganap ko. Totoy Bato! Go Totoy! Go Totoy! Go Totoy! Go Totoy! Go Totoy! Go Totoy!